Magandang araw po muli sa inyo. Meron po ba kayong kinagigiliwang gawin o gustong-gusto nyong kausapin? Yung natutuwa ka tuwing ginagawa mo ito at araw-araw, almost ito ang gustong-gusto mo talagang gawin. Ang tawag sa English ay delight. To delight means to take pleasure, to give joy or satisfaction. Marami ano po? Yung pakikipag-usap mo sa mahal mo sa buhay, you delight on it. Yung pag nakita mo at naglambing sa'yo ang iyong alagang aso. Yung nagagawa mo yung hobbies mo. Yung nabibili mo ang gustong gusto mo. Yung marami kang koleksyon. Yung nagta-travel at nagbabanding together. Yung iba naman ay pagtulong sa kapwa. Doon sila nasisiyahan. Marahil alam niyo na po ang susunod kong sasabihin. Tama po kayo. Bagamat ang mga ito ay hindi bawal at napakagandang meron tayo nito. At ikinatutuwa natin ang mga bagay na ito. But there is one thing na mas beneficial, mas satisfying and long-lasting. And that is to delight in God's Word. Taking pleasure in God's Word. Not just kung kailan mo lang gusto, or very often, or sometimes, kundi araw-araw. Yung ang daily delight mo ay ang pagbabasa ng salita niya. At gusto mo na malaman ang sinasabi ni Lord tungkol sa buhay mo. Yung hindi kumpleto at hindi masaya ang araw mo pag wala kang natatanggap ng salita ng Diyos. Bungad pa lang ng ating Book of Psalms o mga awit, ito na ang makikita. Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither. And whatever he does shall prosper. Uwi na tayo. Tapos na ang laban. Ito na eh. Panalo na ang verse na ito. Wala na akong masabi. Basahin na lang po natin muli sa wikang Filipino. Ang tunay na kagalakan, awit, isa hanggang tatlo. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ganito pala ang mangyayari kung gawin mong ang salita ng Diyos ang siyang tunay mong kagalakan. At dahil sa sabik na sabik ka at gustong gusto mo ito, binubulay-bulay ito o minemeditate ito sa araw at gabi. Hindi po sa araw o gabi, kundi sa araw at gabi. At kung ganito ang response at reaction po natin at action natin sa salita ng Diyos, talaga nga namang magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. Whatever we do shall prosper. Ito po ang talagang key to prosperity. Delight in God's Word daily. Which is ginagawa nyo na po ito sa pamamagitan ng pagtunghay dito sa araw-araw na pagpapala. You take time to listen and watch this program because you take pleasure in the Word of God. Plus, kung nagpe-personal devotion ka pa, sigurado na, siguradong 100% matagumpay ka. Kasi sabi ng Diyos eh, if you delight in the law of the Lord, and you meditate it day and night, you shall prosper.
Hindi kasi nagsisinungaling ang Diyos pag sinabi niya, ito ay totoo. Bakit po napakahalaga na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos? Dahil nandito po ang karunungan ng ating Panginoon. At pag nasa atin ang karunungan ng Diyos o wisdom, we will not just prosper in all things. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 16, my favorite verse, length of days is in her right hand, in her left hand, riches and honor. Anong meron sa wisdom ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? Length of days or long life sa right hand. At sa kaliwa naman ay riches and honor. Kaya, mainam talaga na pagnasahan natin o gawin nating tunay na kagalakan ang sundin ang salita niya, ang ibigin ito at pagbulay-bulayan. Sa pagpapatuloy po natin sa ating buhay dito sa planet Earth, gawin natin na daily delight ang Word of God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat na ipinagkaloob mo sa amin ang iyong salita na siyang susi ng aming pagtatagumpay. Salamat po, Panginoon, na hindi mo ipinagkait ang pagmamahal mo sa amin. Tinuturuan mo kami sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong mga batas, ng iyong karunungan sa amin. Patawarin mo kami kung minsan ay binabaliwala namin ang iyong salita. Na kung minsan nahuhumaling kami sa maraming bagay, we delight on the worldly pleasures rather than delighting in your word, O God. Father, forgive us. Bigyan mo kami ngayon ng puso na tama na upang kami ay manahan sa iyong salita, pagbulay-bulayan namin ito, at magkaroon kami ng tunay na kagalakan na saliksikin ang iyong salita at basahin, unawain at gawin at sundin ang lahat ng iyong kautusan at lahat ng instruction mo na nakasulat sa Biblia. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin na binigyan mo kami ng susi ng aming pananagumpay. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa pangwakas, narito po ang mga verses na pwede nating pagbulay-bulayan sa araw na ito. Psalm 37 verse 4, Psalm 112 verse 1 to 10, Psalm 112 verse 1, Psalm 37, 23, Psalm 62 verse 4, Psalm 119 verse 16, at syempre kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa inyo na pwede yung pagbulay-bulayan, pwedeng-pwede. Basta salita ng Diyos, go, go, go. Have a happy and healthy Monday, mga kapatid! Salamat po. God bless us all.